Ilalabas na ng Senado ang committee report na ipagbawal na ang pogo sa bansa. Walong senador na ang lumagda sa rekomendasyong alisin na ang pogo sa Pilipinas dahil sa pagkakasangkot nito sa iba't ibang katiwalian. Si Daniel Manaresta sa detalye. Rise and shine, Daniel. Idinetalye ni Senator Sherwin Gatchalian ang ilang napag-usapan nila ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa problema ng bansa sa pogo. Nababahala raw ang Pangulo sa pogo dahil sa mga krimeng kinasasangkutan ng mga ito. Hiningi ng Presidente ang opinyon ni Gatchalian sa pogo. Sabi ko nga, economically walang mawawala sa atin. At nasabi ko ang economic managers, lahat sila sangayon na i-band na ang pogo. Dahil nga, yung tinatawag na reputational risks, ibig sabihin nasisira yung pangalan natin. Ayon sa senador, bilang na ang araw ng pogo operation sa bansa dahil sa sentimiento ng publiko laban dito. Bukod pa ito sa ilalabas na rekomendasyon ng Senado sa kanilang committee report, walo na ang pumirma sa ulat ng komite ni Gatchalian. Kahit na walang committee report, no, Malacanang can ban this tomorrow if they want to. They have to look at their internal processes. And doon sa hearingling lumabas na nagkaroon ng reshuffling. In fact, that person na pinadala is a new person because nga ito nangyayari. No? In fairness naman, no, alam nila na may problema. In fairness to PAGCOR, no, nakita naman namin sa hearing na alam nilang may problema. Tingin ni Gatchalian, lalala pa ang problema sa pogo na sabit din sa mga kaso ng human trafficking. Kamakailan lang, ilang pogo hub na ang nasuyod tulad sa Las Piñas. Pero kahit kaliwat kanan ng inspeksyon ng mga otoridad, nagtataka ang senador kung bakit patuloy pa rin ang pamamayagpag ng illegal na gawain ng pogo. Yung inspection is meant to prevent this. Unless nag-inspect sila, nagbulag-bulagan. Diba? Tsaka mabuti ka kung 130 lang ang human traffic. Ito, libo eh. No? Libo. Ay, hindi mo matatago ang libo. Mahirap na nga magtago 100, 1,000 pa. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.